papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sininang na si Jesus Kristo, mag-ari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na ang pagsilang ng manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit
lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaki na ketungin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketungin sa kanya, ito ay nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako ay inyong mapagagaling.
Hinipot siya ni Jesus at ang sabi, "Ibig ko, gumaling ka." Pagdaka, nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, "Huwag mong sabihin ito kanino man." Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng aking iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit, lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit itong lalaking ketongin pinagaling ng ating Panginoong Jesus at pinagaling kaagad? Papaano kasi itong ketongin lumapit kay Jesus at humingi ng tulong kung hindi lumapit itong ketongin kay Jesus at humingi ng tulong? Malamang hindi siya pinagaling ng ating Panginoon. Lumapit siya kasi at humingi ng tulong sa ating Panginoon. At bakit naman pinagaling kaagad ng Panginoon itong tao? Hindi ipinagpaliban ang pagpapagaling sa kanya. Kasi itong ketongin ang galing-galing humingi ng tulong sa Panginoon. Ang galing-galing niyang makiusap. Punong-puno siya ng good manners and right conduct. Sapagkat napakagaling humingi ng tulong, buong galang siyang humingi ng tulong sa Panginoon, kaagad ipinagkaloob ng Panginoon ang kahilingan nitong ketongin. Ang paalaala po sa atin, kung mayroon tayong kailangan, lumapit tayo kaagad sa ating Panginoon at humingi ng tulong. At kung ibig natin matanggap kaagad ang ating kinikiling, kung humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, humingi tayo ng buong galang with good manners and right conduct. Kung ganito tayo humingi sa Panginoon, kaagad iaabot sa atin ang anumang ating hihilingin.
Katulad ng ketungin sa Ebanghelyo na humingi ng tulong upang siya ay gumaling, lumapit rin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming buo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang aming pamayanan naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ang mga namatay kay Kristo naway tanggapin ng may pag-ibig at habag sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming buo. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kami na tularan ang iyong kalimbawa sa pamamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at tanggapin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa Paskong dumating, magkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyo bigay. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming iniaakin na mga alay, upang ang pag-ibig mo na aming ipinagdiriwang ay sa namin ngayon
mapagsalusalukan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mo na di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mo na di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kakalikalina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa blood, sa pilay ay nagpalagad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo.
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa. Jose, aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong
Jesucristo sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos.
ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y paborihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mo na aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami ay pagindapating maging akin sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat nang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misang humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinpuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, inulwalhati ka namin.